Bilis ko ba? Oo, oh, nagmamatuloy kasi ako nun eh. Dito lang ang gulong. Saan kaya pumunta na, sir? Sa Kalampit. Kalampit? Oo. Okay, sir. Galing kami ano nun eh. Pandi. Ah, doon? Oo. Nakabuli mo ba sana ako? Oo, yan. Thank you, sir. Sige, ya, ingat, ingat. Ano pangalan mo? Darwin, sir. Darwin. Saka, tanyong ka? Tanyong lang, sir. Kami first. Ah, first ka ba? Hmm. Madalas ako kumakain dyan eh, sa Adante. Okay. Kaya Omeng. Kaya Omeng. So. Yes sir, thank you po. Ingat ah, ingat. Alright mga dre. Inakaspat sa atin na isang subscriber natin na taga Tanyong Desierto. First trip daw. So shout out kay Omeng. Sa dulong da, sa dulong Adante tindahan doon. Doon ako kumakain ng misa tanghalian ko o kaya merienda dahil gusto ko yung bowling niya na may palaman na giniling. So yun. So saan ba ako pupunta muna ngayon? Kaya muna may ito. Alright mga dre, bali ayun, eh, since mabagal lang naman ako magpatakbo, siguro wala naman ako magiging problema sa bagong preno ko sa harap. Dalawa kasing disco sa mga harap eh, parehong malaki pa. 297 pareho, stock ng racer. So ayun, eh, since mabagal naman ako magpatakbo, ayun, medyo hindi naman siguro magiging problema sa akin yung muscle control dun sa pagbiga ng brake lever. Hindi yung muscle control na iniisip niyo mga dre ha. Pwede na! So yun. Siguro medyo ang kakapain ko na lang kapag medyo mabilis yung takbo ko. Kasi malakas talaga. Malakas yung preno. So bigyan ko kayo ng feedback mga dre regarding to sa ginawa sa motor ko. So dual disc yung harap. Tapos yung preno, dalawang piston, palitigisa siya. So, apat na piston yung dalawang caliper. Sa likod, one pot lang naman yun. Ano yun? Edishing. Kaya, noong una, medyo naninibago ako kasi sobrang lakas ng preno. Tapos yung brake lever ko medyo mataas kapag pinipiga. So hindi siya malalim. Ang ginawa ko, nilaliman ko para kapag kunyari magkakaroon ako ng sudden brake o pagbiga ng preno, yung mga emergency cases, yun, hindi mag-skip yung gulong sa harap. Kaya yung preno ko ngayon malalim. Kapag pinigaan mo siya talagang ayun, tumasagad dun sa grip. Sa akin okay lang naman. Wala naman kaso dun. Yun naman ganda rito sa S1 Forge na master pump na ginagamit ko ng Racing Boy.
adjustable kasi yung ano, yung play ng lever. Left and right, na-adjust kasi siya. So kung itong mas malakas sa preno, yung tipong konting piga ko lang eh, ihinto na agad. Pwede kong adjust. Ganoon din sa clutch. So yung mga drone. So bali ngayon, maghahanap ako ng ano eh, ng ano ba, ng mga kainan. Gusto ko ulit ng 2-3. So para doon sa mga hindi nakakalam ng mga drive ng 2-3, ano siya, baga siya, baga. Hindi ko alam kung baga pa ng baboy yun o ng pake. Hindi ko alam. Pero basta alam ko baga siya. So yung tinatawag na 2-3. So shoutout nga din pala doon sa lahat ng mga subscribers ko na nagpunta habang nandun ako sa tapat ng Jed's Island sa Kalampit, Bulacan. Merong mga tumakas sa trabaho para lang makapunta. Tapos ayun, talaga meron talaga sila, meron ilan talaga na sinadya ako na puntahan. So nagpost naman kasi ako noon tapos sa YouTube live ako. Kaya ang dami nilang pumunta eh. Gulat nga ako eh. Tapos siyempre shoutout din dun sa subscriber ko na dalawang beses bumalik. Akala ko ba't siya bumalik eh, kasi binigyan ko sa siya ng sticker na una. So pag nabigay sa kanya ng sticker na una, bumalik, magtataka ko ba't bumalik. Siguro may naisip ko naman, baka hingi lang ulit ng sticker para sa mga friends niya. Yung pala, may dala siyang longganisa. Longganisa made by made in Kalumpit. So garlic longganisa siya. Masarap, masarap. Natikman ko na siya. Masarap siya sa kanin, sa pandesal, sa kapulutan. Masarap. Kaya yun. So maraming maraming salamat sa iyo, Dre. Nagkabala ka pa ng longganisa. So yun. At syempre maraming maraming salamat sa MUBO ng Raiderville, Pilipinas. Pinamumunuan ni Papa Eric kung sino ang gumawa ito conversion ng dual disc brake ko sa harap. Maraming maraming salamat sa iyo, Dre. At gusto ko, nagustuhan ko yung gawa mo kasi pulido eh. So mga Dre, napakintab ng motor ko ngayon dahil BF1 ang nilagay ko dyan. So napakaganda talaga ng BF1 sa motor. Matagal ko siyang ginagamit eh. Kailangan hindi madalas kasi nga ayun, pipitsugin lang yung mga ginagamit kong pampakintab sa motor. Pero ngayon, BF1 na yung ginagamit natin. Ito nyo naman, pakakintab. So maraming maraming salamat sa BF1 sa pag-sponsor sa atin ng mga produkto nila. At syempre, Mototech din, care products ng ating motor. Madre, itong nakami yun, hindi ko alam kung may problema yung motor o wala. Tingin ko may problema to mga dre. So, tignan natin kung ano kaya natin tulong. Butang ko na lang. Dalawang lalaki sila, madalas hindi ko inihintuan eh. Delikado. Okay ka lang, sir? Kala ko na sirahan ko eh. Late. Kala lang, kami po siya ng start. Nanigan, bagong linis kasi. Oo. Niya.
Wala yung helmet? Wala, dito tayo. O, dagot kayo. O, mag-ingat ka, mag-ingat. Yan lang naman po kami, ito may Jollibee. Ah, ganun ba? Oo, okay lang po ba? Okay lang. Giniagawa mo! Mag-ingat kayo eh. Wala kayong helmet pa rin. Tsaka yung mask mo, ayusin mo. Pakangiti ka pa sa akin. Sige na kuya. Babawal pa kayo. Hard starting yung niyo niya. Dahil daw bagong linis. May pagkaganon, ano yun eh. Isipin nyo na lang mga dre kung bakit naging hard starting. Nung binili nyo yung motor niya sa Sasa, na brand yung brand yun, diba? Eh hindi naman siya hard starting. So para kung tatanungin nyo kung normal bang nagiging hard starting ang motor, sagot dyan mga dre, syempre hindi. Kasi nakuha nyo yung motor na hindi sa hard starting eh, diba? So dapat kung well maintained yung motor mo, hindi siya hard starting. Kahit tumatagal na siya. So paano man natin malalaman mga dre kung ano ay kung paano pala natin maayos kung hard starting? Check nyo yung spark plug nyo mga dre kung over 8,000 mileage na ba yan o hindi pa. Kasi ang best performance talaga ng spark plug ay hanggang 8,000 kilometers lang. Ngayon iba kasi syempre ginagamit pa rin para masulit hanggat hindi napupunta yung spark plug. Wala namang problema dun eh kung gagamitin mo pa rin yung spark plug. Siyempre, para kasama kasi sa ano yun eh, sa components sa makina. Siyempre, kung gusto mong maprolong yung buhay ng makina mo, eh hindi natin nakalagay sa manual, di ba? Para naman walang ibang nagiging diferensya sa motor in the long run kapag ginagamit natin siya in a daily basis, di ba? Kaya nga tayo may manual eh para sundin natin kung para sundin natin para mas mapatagal yung buhay ng makina ng motor natin. Ano lang mga dre, kapag ganoon kasi spark plug more than 3,000 na siyempre wala na sa best performance niya yan. So pwede ding nagiging cost ng hard starting kapag madumi masyado. Madumi na masyado yung spark plug mo. At saka kapag malangis, kapag yung engine oil mo nag-overflow sa piston. So yun, kapag siyempre mamasa-masa yung spark plug mo, eh mahirapan lang mabas yung kuryente. Magiging hard starting talaga. Kaya mga dre, sana may natutunan kayo sa vlog natin na to, no? At pupunta pa to, pupunta na akong Baisa na ba to o pupunta pa lang akong Baisa? Carino Highway, hindi ko alam kung saan ito eh, pero Carino Highway siya. Kaya mga dre, that's pretty much it for this vlog. And sana nga, yun, natulungan ko yun o may natutunan kayo sa vlog na to. Pero pahabahin to, yes, sa akin roll.